So guys, magandang araw. Nandito naman tayo sa ating channel kung saan i-review natin ang bagong hero sa ating advanced server. Siya si Matilda. Pero kung bago lang kayo sa panonood dito sa ating channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe ng GummyClip PH at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga bagong uploads natin dito sa video natin. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Si Matilda ay Assassin Support ang kategory. At ito sa bagong hero na nasa ating advanced server aside from Eve. So ito yung bagong release lang. So si Matilda is like an American Indian. So kung mapapansin nyo sa kanyang outfit, so isa siyang American Indian. And then ang kanyang pinaka role is Assassin and Support. At skill niya, meron siyang burst. At pag pinindot mo siya nas pangalawang beses, is parang yung kay Chang'e na babato lahat ng focus yung mga butterflies niya. Then sa kanyang second skill, ang tawag dun ay Wind Force. At kapag inactivate mo siya, para kasi siyang dash. And then within that range, yung mga hero na nandoon is magkakaroon ng additional speed. So based dito, magkakaroon siya ng 30% movement speed for 1.5 seconds. So kaya naging support si ano si Matilda dahil sa skill niya. You have slain an enemy. And then for the items, ang ginamit ko lang dito is yung mga naka-preset na items. So yung for shoes, gumamit siya ng penetration, magic penetration boots. Kasi more on magic siya, more. And then also sa support na ginagampanan ni Matilda, mas mainam talaga na may kasama siya, support nga yan. Pero anyway, yun ang kailangan niya lang talaga is may gamitin mo yung second skill niya during clash para yung mga teammates mo is ma-benefit dun sa kanyang ano pinaka effect. Then for her passive, meron ditong ito. Yung sprint. Ay sorry, hindi pala 'yan. Yung passive niya guys is pag nakaabot ng 50 seconds yung ano, bumibilis siya. So ganun si Matilda, ayun yung pinaka passive niya. Then fast forward na lang tayo. Para naman hindi kayo mapagod, diba? Kasi buong laro to eh. So yan, may 4th skill na tayo. Yung 4th skill niya guys is lightness. So eto, you need to activate it. Pag pinress mo ng isa, lahat ng mamimili siya within that range. So pag inactivate mo to, maglilipad si Matilda papunta dun sa target hero. And then babanggain niya, parang Aldous type. Pero not too much damage. Para yung SS niya dito is parang Argus combination with sino nga ba to? Si Yuzong. So later papakita ulit natin kasi na fast forward natin during ano casting ng SS niya. So we still have 11 seconds. Alam ko magkakas ako ng spell dito. So guys, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button and notification bell para maging updated tayo. Search nyo lang yung GummyClip PH. That's GummyClip PH. So one word lang yun guys ha, huwag nyo kakalimutan. That's GummyClip PH on YouTube. So yun guys, lumilipad siya. Yun yung SS niya.
So most of the skills ni Matilda, katulad ng first skill, yung first skill and third skill niya, kailangan mo ng second activation, kumbaga. Pipindutin mo uli para ma-activate. Though yung first skill kasi, pwede mong antayin. First skill and third skill, pwede mong antayin matapos. So for example, the first skill, pwede yung pag kinas mo siya, pwede mong antayin yung timer, automatic na mo makakast yun. Then katulad din ng SS niya, pwede mo, ayan guys, SS yan. Chase yung ano niya, ginagawa niya. Then gagamitin mo yung second skill, pwede rin pantakas. So yun yung parang pinaka ano ni Matilda. So for the combo, pwede kang mag third skill, first skill, and then second skill. If ano, if aatake ka. Pero kung during the clash, pwede kang mag second skill agad para naman magkaroon ng additional speed yung inyong mga kampe. Then either first skill and or third skill. Yun lang ang ano natin, combo. So tignan natin dito kung gagamit ba ako ng SS. Nakalimutan ko na kasi guys. So yan guys, oh. Milipad siya and then babanggain niya. So para siyang babaeng Aldous at Yusong. Ang passive niya is movement speed. So a little bit of fast forward na lang tayo guys. So times 3 lang natin para medyo mabilis-bilis ang laban. Actually guys, pwede kayong gumamit ng Roam item dito kasi support naman kayo. Pero since bago pa lang tong hero at kumbaga kinakapa pa lang natin, we try to make the items na parang hindi mo na support. Kumbaga we can attack na may damage din tayo kahit papaano. So nakita nyo guys, binangga niya. So yun yung SS niya. And then guys, sa mga nanonood sa Facebook, don't forget to share this post para karating din sa iba ang bagong update sa ating advanced server. At ganun pa rin sa advanced server, we have revamped Clint, nandun pa rin siya. At kung mapapansin nyo guys, no, ang daming gumagamit ngayon ng Lancelot. It's because of the hype siguro when Gen X played with Ghost Wrecker. Si yung mga lords natin, so magagaling na yan. So tayo, ano lang tayo, simpleng gamer lang tayo. Simpleng manlalaro na nabutaw. Ay, ang patay tayo dyan guys. Anyway, yun lang, fast forward tayo. Remaining 6 minutes on the game. And still we're ahead. Nanalo naman tayo dito guys. So, nag-upload din naman tayo ng talo. Kaya ano tayo, hindi tayo bias dito. Anyway, balik na natin. SS. Ah, hindi pala ako nag-SS. Wala na pala. So guys, anong tingin nyo kay Matilda? For me, ngayon, napaka-balance pa ng pagkagawa sa kanya. Unlike nung una nating in-upload si Eve na medyo mahina pa or balance din. Pero nung nag-update kasi nagkaroon ng bug sa advanced server, so yung mga nire-report natin ng mga bugs. Kumbaga para makompensate yung mga bugs na yun. Syempre, naging ano tayo, hindi maging maganda experience natin kay Mobile Legends. Si Mobile Legends naman is continuously improving based sa mga comments and then parang nagkakaroon sila ng mga pakonsuelo. So, ayan, katulad ngayon, si Eve o yung kalaban talaga ni
Misas, if you're familiar with that. Kung hindi kayo familiar with that, nandun yung nasa YouTube channel natin yung isang video saan nakita natin si Eve na ginamit natin. So yun guys, again, don't forget to subscribe our channel GrannyFootPH. At tanda nyo, mamimigay tayo ng tatlong epic skin sa pag naka-reach tayo ng 1,000 subscribers sa YouTube. So subscribe na kayo GrannyFootPH, and then comment nyo yung inyong user ID. Yun lang, waiting na lang tayo. Maraming salamat sa mga nanonood, mga napapadaan sa video na to, sa Facebook, sa YouTube. Thank you very much. And then so pabilisin lang natin ng konti for the remaining, let's try to do the last 2 minutes na lang. Okay, last 2 minutes guys, so I will make it on normal speed na lang para makita natin. So yun guys, pwede mong gamitin dito. Diba inactivate mo yung first skill para makalapit ka, kasi automatic naman yun eh. Saka mo gamitin mo yung second skill. So first skill, then second skill, then cast mo uli yung first skill para dun tumama yung ano, mag-burst out na uli siya. So yun lang yung nakita kong isa sa technique niya para maka-damage din. So malaking tulong talaga guys yung ano, yung skill ng hero, lalo na pag may dash. Kasi kung mag-chase ka ng kalaban or kung gusto mong mag lumayo, may magagamit ka. So isa rin sa magandang merong dash is si ano, si Bruno. Ang dash niya is stun. Tsaka yung stun niya malakas, unlike kay ano, kay Clint. Alam ko guys na deads pa tayo dito. Ayun guys, nakita nyo binato niya. Pwede nyo pindutin agad para makast. Pwede nyo ring antayin kung gusto nyo the first skill and the third skill. So guys, patapos na yung laban. At naway nagustuhan nyo ang video na to. And then kung natuwa kayo, pwede nyo mang i-share. And huwag nyo kalimutan i-subscribe, i-hit ang subscribe button and notification bell para mag-update tayo sa mga videos. Search nyo GrannyFootPH, one word, in YouTube. So guys, thank you for watching and have a nice day. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Tapusin lang natin. So guys, thank you. Bye-bye.